at kasama namin diretsito Ron. Sabihin ko, pinamuha sa iyong harapan, nariyan ang tatlong diaper. Adult diapers. Adult, yes. Ibigay mo nga yan sa tatlong miyembro ng Street Boys na nagbigay talaga sa iyo ng mga problema. Doon tayo magsisimula sa problema para masaya lahat mamaya. Okay, ganito. Since disiplinado ko yan lahat, lalagay ko yan dito sa harap. Sige. Konsyensya nyo, mga boys. Konsyensya na ang magtutula. Nakagawan pa. Bakit better ba ikaw? Oo, siguro matigas dati ulo ko ng bata ako. Pero suot mo yan, suot mo yan. Lahat naman to, in the past. Kasi syempre, you know, nag-umpisa kami. Diyos ko, Spencer was only 14. Now he's 20. You know, nakita mo na at tumahan. Ay, matigas ang ulo. Saka meron tayo na taping namin kaya na hindi ako nagising. Talagang sinira niya yung pintuan ng condo. Para lang gisingin ako. Baka akala nag-suicide or something. Hindi lang yun. Ano ang kwento? Ilang flights sa mga provincial show ang kailangan i-rebook dahil sa kanya. Dahil sa katutulog. Correct. Napakahirap gisingin. That is such a no-no kay Direk. Kasi kay Direk talaga, gawin mo ng lahat, huwag ka lang malate. Ayan, Danilo. Nationwide, itong complex. Worldwide. Sino pang may hawak? Chris. Napo. Okay, bakit? Hindi si Chris, kabataan din niya noon. Medyo magulo kasi ang utak niya noon. Mag-quit naman, babalik naman, mag-quit naman, babalik naman. Alam kong mahal na mahal niyo si Direk. Pero gaano kayo katakot sa ngalan ng trabaho at disiplina? Hindi naman po kami takot eh. Malaki lang po talaga ang respeto namin kay Boss Chito. And then yung ginagawa niya sa amin, alam namin na para sa amin din po yun. So, parang parent na rin po siya sa amin eh. Parang ganun na yung trato niya sa amin. Ganun din yung trato namin sa kanya na parang ako takot ako. mas matapang pa yun sa parents ko eh. But you have to remember, noon halos kalahati ng, more than kalahati ng buhay niyo, kasama niyo ako. Direk, how do you baby them now? Yes. Now that they're grown ups. Ako na ang binibaby nila. Paano kanila binibaby? Wala, minsan naglalambing ako. Kumari, si Nico, si Chris. Sabi ko, ay, pasal ko yung mga anak nyo. Yung mga gano'n, no? Ang dami mong apo. Yes. Okay. Ayun. O kaya minsan, papalibre ako kay Bong, gano'n. Rewind tayo ng konti. Paano mo binibaby sila noon? No, I don't think the word is binibaby. You don't? Siguro yung alaga lang. Because, nasa akin nga mga puder sila noon. You're a mentor. Diba, mga bata pa sila, Chris. Boy, so may tension ako noon. The world was spinning around them because kasikatan ng Street Boys. Right. So, you know, like a parent, I really wanted to shield them from all the bad influences. So you're very protective. Alam nila yan. Diba? Long question. Nakilan siya? Una sa pera. Yeah. Opo. Kasi, paano? Kasi ako po parang gastador ako eh. Alam niya yun eh. So siya, kumbaga na save niya. They were all minors. Wala silang karapatan humawak ng malaking pera. At 16, 17, what do you expect? Diba? Right. So, alam nila kung magkano ang pera nila. Pero nakakatawa nga nun, pag si Bong nun, galit na galit kasi minsan humihingi ng perfume. Okay. Ay, hindi ko binibigyan. Sabi ko, last month, may perfume ka na. May diba? Nagsalap, guys. Nakikialam. Hindi naman. Masyado, eh. Kasi, nasabi ko lang ayaw ko. Ayun, yun na yun. Pag nakita niya yung, halimbawa, yung... Alam mo, Christian. Mag-ayaw niya talaga. Nakatingin ako ngayon kay JC Del JC. Yung buhod ka, magpasalamat ka sa lahat ng Santo Del Tayo na tayo ka na direk. Uhulaan mo kung sino ito, isasayaw nila at the end of the stringer, hindi ba? Ituturo nila kung tama nga ang kasagutan ni Direk. Una, ang street boy na laging late sa rehearsals at may dalawang adopted ladies na aso. Sino? Diyos ko, elite nga dumating kanina eh. Si Chong Chong. Tama ba si Chong? Street boys, dance!
Straight boy na sobra sa projection. Bigla na lang pumipikit at nagsasalitang mag-isa. Alam ko si Spencer siguro yun. Kayo ah! Ka! Susunod na naman ang kasama magkasagutan. Correct! Tama! Pinakamaligali at laging gamit ang cellphone kahit rehearsal time na. Isa lang yun. Diyos ko, gusto mo pa in foreign language yung pagsasalita sa telepono. Halaga? Sino ito? Si Nico. Hello? Hello? Mamaya ka rito sa world. Mayroon ka rin boy MC. Thank you! You know why? Kasi parang perfect sila na from boys, they now become men. And they're still together? Yes. And you have mentored them? Yan yung brotherhood. Yes. Alam namin lahat na hindi mo kinakailangan mag-manage ng group of dancers. Alam namin that sa iyong karera, sa iyong buhay, hindi mo ito kailangan. I mean, from afar, maraming nagtatanong, why is Direct Chito Ronio managing the Street Boys? Paano ka napunta dito at bakit? Alam naman ang boys yan. Kasi, kinulukong buhay nila isang summer. Nagpa-audition ako for boys to have, parang bagong, parang for Equinox Disco lang yun noon. Parang dance group, no? Remaining sila, kung sila for how many months. Tapos nung sumasayaw na, sabi ko, my God, yung effort nila, nagtusa sila sa training. Right. Ang how sad naman na suddenly I just let go, then bahala na kayo. So what was all that time na talagang nakita ko gano'n sila kahirap nag-training, tapos nakita ko nag-improve sila, so linapit ko sila kay Mrs. Tan, kay Belia before, remember when she was still right. Universal, no? Parang nagkaroon ako ng responsibilidad at saka nakita ko sa kanila kasi they were really hopeful.